For which she saved the wrath of God, comment on the children of disobedience. The which he also walked sometime when he lived in them. But now he also put off all this, anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds. Now put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Isabay, where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, barbarian, Scythian, bond nor free, but Christ is all in all. Ulitin ko lang po doon sa verse 2. Set your affection on things above, not on the things of the earth. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong masalita again. Patuloy namin. Colossians, napagandang book, Panginoon. Malalim, but at the same time, Panginoon, bigyan namin ng knowledge. Ito yung maunawaan. Napaka-importante yung mga ibang bagay dito, common, but talin namin po yung medyo applicable sa amin din, Panginoon. Medyo yung ibang malalim, kailangan i-tackle. So I pray na bigyan ng katunungan, kahandaan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makakaupo na po. Good evening po sa lahat. Amen. Handa na ba kayo? Yes. Okay, kasi ano, nantak na. At mayroon tayo dito ng overflowing coffee pag Thursday na. Okay, alas 9 po, tapos to. Again, naalala niyo po yung ating title. Yung chapter 1, first part, yun yung... sige, sino makapagbigay? Wala pa dito si Joshua. Ano ba yun? Sa knowledge. Ano ba? Being filled with the knowledge of His will. Yan. And then, ano ba? Then yung second part, nag-focus na po yung kay Jesus, di ba? Ano yan? The preeminence of Christ, the hope of glory, and then next is the fullness, all the fullness of the Godhead. Okay? And then last week, let no man beguile you of your reward. So magkakasama po yan eh. Nung, maka tayo pwedeng i-focus dyan, pero yung pinaka... linamlam niya pag nakita natin yung maskubuan niya. So, tuloy po yan. So, una, dapat alam niyo yung kalooban ng Diyos. And then, si Jesus yung tinataas. So, magkadokso nga nun. And then, last week, medyo nag-tackle tayo sa mga kalaban natin. Okay? Kasi, ginagawa nila, pagligtas ka, sigurado na yung, ano mo eh, di ba? Langit. Pero, yung reward, pwede yung mabawasan, pwede kang mahadlangan. At even yung mga gawa mo din sa lupa, pag hindi ka nakafocus, iba yung focus mo. Andito ka nga sa church, hindi ka na masyado nakikinig, nakabasa, mangari lang minsan. Nangyayari yun eh. Kaya diniscuss natin yung last week. Ayan, mga kalaban natin, especially yung pastor nga, yun ang kalaban ko. Kasi tinuturo ko kayo, tapos may iba nagtuturo, nag-influence, so napakahirap minsan. So, naalala niyo pa yun? Yung mga kunwa-kunwaring Kristiyano, yung iba naman, Kristiyano na nga, karnal naman. So, ang hirap. So, it will cause you, pag di kayo maingat, yung supposedly reward nyo, meron na dapat kayo, mawawala pa, mabawasan pa, may pigilan pa kayo. Amen? So, ngayon, kaya in continuation na naman, ang title po natin ngayong gabi is, yung binasa natin last, verse 2, ano na lang, affection on things above. Alam nyo ba affection? Ano yung affection? Mabuti ba yan? Maganda? Ang masama? Affection. In general, ano ba yung affection? Pagmamahal. Yan, yun yun. Kaya tingnan natin yung ibang example dito. Kasi may mga masama niyan, pero hindi. Yung affection, maganda yun, pero may mga dinescribe dito na inano naman niya eh, kinualify naman po. Ito lang po tayo sa New Testament. For example, yan, sa Romans 1, no, mga bakla, no? So, sabi dyan, vile affection. Ibig sabihin, nagmamahal sila pero kadiri. Diba? So, maganda affection pero pag vile, kasi nga, alam nyo yung mga bakla, diba? Baliktad ang utak. So, ito pa, ganun din, continuation yan, sila pa rin yan, without natural affection. So, yung natural affection, kaya nga, more on maganda yan, kasi ang tao, nagmamahal naman yan, normal yan, anak mo, mahal mo yan.
Okay, kapwa-tao mo, supposedly, depende kung paano ka pinalaki. Pero normal, mahal mo yan, okay? So, pero yung mga lokolo nga daw, wala niyan. And then, starting sa Romans 12, be kindly affectioned. So, talagang dapat natin ginagawa. And then, lagpasan ko na yan. Ito yung medyo generic, no? Sabi sa Galatians 5, tapos natin to, and they that are Christ have crucified the flesh with affections and lust. So, parang dito, parang masama kasi nga, grinupo niya sa lust. So, hindi naman masama yung pagmamahal. Kaso, may mga pagmamahal na either mga sarili. Actually, ngayon ito topic natin ngayong gabi yan. Kaya, dito nga kayo, Peter. Rapi, dito kayo. Dito, Aiden. Sana kayo dito. Kunti lang natin. Joshua, dito ka, forward ka na lang. Bayaan mo na si ate dyan. Okay. So, kailangan nyo malaman to. Medyo sensitive ha, pero kayo ay yung ano nyo, ayandaan nyo yung puso at isipan. So, kaya sabi dito, minsan, yung pag-ibig, masama kasi pag puro sarili, puro sarap. Diba? So, pag sinabing last, saka flesh, pang sarili lang. Eh, mahal ko siya eh. Diba? So, iingatan natin yun. Mga bata especially, kasi kayo yung sinabi rin ni, ano yan, ni Timothy, ni Paul kay Timothy, yung ano tinatawag na youthful lust. So, bakit walang adult lust? Meron din yan, kaso malamang sa hindi, yung mga youth, yung malakas yan sa inyo eh. Kaya iwasan nyo, sabi ni Timothy. Ngayon, dito naman, crucified. So, medyo matindi ha. So, kaya dito ngayon tayo sa MBS at sa 2, and then, advance ko lang, hindi sa kananan. Iba yan, ito, sinasabi ko kanina. Ito yung mga loko-loko din, without natural affection. So, nabanggit kanina. So, naintindihan niya po yung affection, yung parang mahal mo, gustong-gusto mo. Kaya ganyan, title natin ngayon is Affection on Things Above. So, i-refocus natin kasi maganda nga yung sinong mahilig sa inyo mag-games. Taas kamay. Wala. Yung nga amin. Dati. Hanggang ngayon. Yan. Nakakaliw yan, di ba? Kasi lalo sa ngayon, sabi nga sa inyo, mga bata kami dati, Mario Brothers lang. Na-addict na kami. Ang pangit na, nakita niyo ba yung Mario Brothers? Alam mo ba yun? Yung 2D. Tsaka yung Battle Tank. Chuk-chuk-chuk. Mga ganun lang. Eh ngayon, gaganda ng graphics kahit sa mobile, di ba? Ito si Aisha nga, di makaano yun. Di ba? So, dito tayo. Set your affection on things above. Yan. So, meron tayong gusto sa ibang bagay, sa ibang panahon. Kaya nga minsan dito, inaagawan ko yung attention or inaagawan nyo ako ng attention. Agawan yan eh. May umaagaw na attention sa inyo kasi merong mga bagay, maraming mga bagay na aagaw sa inyo yung attention nyo sa Panginoon. Kaya yung title natin ngayon, set your affection on things above. Alamin natin, yung pagkakaiba kasi pwede yan. Pwede mong mali sa libutan, pwede mong mali ng Panginoon. Magkabaliktaran minsan yan, hindi lagi. So, minsan naman, makasarili. Sabihin, para sa pamilya ko eh. Tama naman, pero i-compromise mo ba yung Panginoon, for example. Okay, sa oras mo, sa pera, sa attention. Okay? Nandiyan tayo, medyo matindi pa to ha. So, umpisa natin sa una. So, then, tingnan natin sa, kasi continuation to sa 2, no? Nasabi dyan, ito nga po yung mga maling turo, yung mga pampagunwari, tsaka yung mga mali-maling turo. Kaya sabi dyan, ito yung nabanggit sa huli, yung will worship, yung humility, and neglecting of the body, not in any honor to the satisfying of the flesh. So, ito yung mali sa mga nagkukunwaring mga sumasamba sa Diyos. So ngayon, ang pagpatuloy nun, tinatanong niya ngayon si tayo or yung mga taga-Colossians. So pwede natin apply sa sarili natin nun. Ngayon, kung kayo ay kasamang nabuhay magmuli ng Panginoon, so medyo ano no, nabuhay na ba kayo magmuli?
Rapture na ba? Tapos na ba rapture? Tapos na ba rapture? Tapos na ba yung rapture? Alam nyo ba yung rapture? Ano yun? Ito yung time na pinangako, inaabangan natin yung ating katawan, kasama sa ating kaluluwa. Pero hindi na basta katawan. So yung mga namatay, kakaroon sila ng panibagong katawan. Ganun tayo mga buhay, kung abutin tayo niyan, yung katawan natin magbabago. Special po yun, event in the future. Hindi pa nangyayari yun. Okay? Eh, ba't ngayon, sinasabi dito, tayo ay risen with Christ. Balikan nga natin yung kanina. Eh nga kasi, parang ang ginagawa na dito. Ang gusto ko sabihin kanina, naalala nyo, madalas sinasabi ko, kung matalino ka, madalas ko sinasabi sa inyo yun, di ba? Kung may sabihin ako, ito yung tama, ito yung mali. Eh kaso gusto mo minsan yung mali, anong sasabihin ko madalas? Kung matalino ka, ano sabihin nun? Matalino ba ako? Hindi. So pag sinabi ko bang kung matalino ka, kinakausap ko lang yung matalino? Hindi, di ba? Very good, di ba? Yung ginagawa ko nun is, para ang tawag sa English niya, pinapram ko kayo. Or pinaprime, ano ba yun? Pinawa? Ha? Provoke. Pero parang pinapram, or pwede yung tama, pinaprovoke. Para, syempre, alam nyo, gusto maging matalino. So ngayon, medyo ganyan-ganyan kayo, may mali kayo dati. Ibig sabihin, piliin nyo na yung maging matalino, gawin mo to. Okay? Kaya ito naman, totoo po ito, we are risen with Christ na. Kami, mababanggitin niya. So ang Panginoon ay nabatay na, pero nabuhay na magmuli. Nabanggit natin yan last week din ata, di ba? Yung kinusify na. Last week ba yun? Sa kinukumpara po yung ating dating buhay, yan. Wherefore, if ye be dead with Christ, okay? Kaso, with the rudiments of the world. Sabi, hindi pa tayo patay, pero ina-associate mo yung sarili mong patay na sa mga salaman. At dinitali natin yung rudiments, di ba? Yung mga basic things na may kinalaman sa libutan. Maging matakaw, okay lang yan. Maging loko-loko, normal lang yan. Maging makasarili. Dapat patay na tayo doon. Okay? So ngayon, ganun din dito sa verse chapter 3. So, i-consider mo yung sarili mong nabuhay na bang muli. Kasi kung ligtas ka na, ano ka na? Di ba? Para kang ligtas ka na. Para ka na nga sa langit eh. Okay? Yan. Matakal din natin yun. Pero yun po tayo. Tayo tinutukoy at kinukonsider na nabuhay na magmuli kay Jesus. Okay? Iba again sa rapture. Okay? The rapture, physical yun. This one is pwede sabihin, spiritual. Ngayon, kaya gano'n na, naintindihan nyo na yun. Kung ngayon, kayo ay ligtas na, gano'n na lang. Ano daw dapat nyong gawin? From this hanggang matapos ng chapter, puro ano to, puro pagtuturo at paghahamon sa inyo, challenge. Nagawin nyo ito at huwag ito. Okay? Eh, di ba? Pwede nyo bang gawin ngayon yun? Alisin nyo muna ang ibang bagay. Kasi ang hirap mag-focus pag yung ibang bagay ngayon mismo pinag-aaral natin, set your affection things above, pero iniisip mo mamaya, iba yung iniisip mo. Okay? Exercise na natin ngayon habang inaaral natin exactly. So, seek those things which are above. So, hanapin mo raw yung mga bagay na nasa ibabaw. Ano yun? Ano ba nasa ibabaw? Ano nasa ibabaw? Second floor? Third floor? Yung yan. Obviously, ito ay langit. Bakit? Sabi niya, where Christ seated eh, in the right hand of God. So, may mga bagay po na dapat ang inisip natin ay makalangit. So, yan na nga. Mabasok yung verse 2. Kaya maganda yung kanta eh. Taksang sakto. Nag-iisip nga ako ng magandang kanta. Tapos na chamba pa ni Brad, no? So, ano sabi ng kanta? Yung pangalawang kanta? I'm satisfied with just a cottage below. A little silver and a little gold. But in that city where the ransom will shine, I want a gold one and silver line. Na ano?
na bahay. Bahay po yun. So, kung yung barong-barong lang daw yung tinitiran mo, eh, ligtas ka naman. Kaya nga sabi dito, ngayon, again, hindi nga tayo equal sa langit. May mga reward sa langit, hindi sa lupa, hindi equal eh. Depende sa inyong pagtatapat, may masipag, ganun po yan. Kaya ngayon, in-encourage tayo ng kanta, isipin natin lagi langit. Kasi totoo lang, sa ngayon, pag-iisipin mo, pastor, ano, hindi ko kaya, hindi ko na kaya magkaroon ng sarili kong ganyan-ganyan, magandang ganyan. Kasi ganyan-ganyan, anong dahilan. Still, bilang Kristiyano, ano, pwede ka magkaroon doon. So, hindi ka dapat patay-patay. Ano ba? Wala kang dahilan, wala tayo dapat dahilan kung naiintindihan natin itong mga to. Kaya aralin natin ngayon. So, kaya sabi dito, sabi natin ganun. Kunwari nga, yun, sa kanta. Eh, yung bahay namin, ano, sabi nga yung kay Pastor, linilipad ng bagyo, sabi na yun. Sabi ko, sa langit naman, ang ganda ng bahay mo doon. Nakita niya ba yung mga bahay-bahay ng mga mayaman dyan? Yun nga, galing po kami sa kahapon sa Timberland nga, ipambihira ang mga bahay pala doon. Hindi mo maintindihan kung mall ba to, hotel o bahay. No, halo-halo na doon. Ang gaganda, kaya halos wala ang tao. Ewan ko, feeling ko nalugi yun eh. Kasi dati, di ba, private lang sila. Eh ngayon, ba't nila inopen sa public? Ayun, nilalangaw eh. Kaya kahapon, nasaya namin, wala halos tao, konti lang. Eh, masarap naman yung pagkain. Mahal lang konti. Once a year lang naman, amen? Kaya na, may imagine mo rin, huwag nakatira ka sa, saya siguro dito. Walang tao, walang, siyempre, lahat daw may sasakyan. Diba? Tapos may ano na rin doon. Siyempre, magtatayo sila ng mga grocery para hindi ka nabababa. Eh, kung nagtatrabaho kasi ako sa Makati, di, okay lang, layo, pero pag uwi mo, wow, sarap. May school din doon, hindi ko maintindihan ano yung school na yun. Parang, ikaw homeschool ka naman, di okay na okay. Amen? Siguro mga anak nila doon, tigta tatlong kwarto, no? Para nakita niya sa Cocomelon, ganun eh. May playroom, is playroom number one, playroom number two. Sarap mangarap, amen? Amen? Gusto mo ba ng ganun, Rafi? Tapos meron pa silang swimming pool, sarili. Tapos merong, ano pa, sariling court ng basketball. Diba? Napanood niyo ba yung Cocomelon? Mayaman ng tao dun eh. Ayan, so, sarap. Basta, hindi ko na magagawa yan. Ay, kung sa langit mo maluwag. New heaven and new earth, maluwag. Kasi yung mga loko-loko, nasa yung piano na eh. Nasa Bill Gates daw, binibili yung mga pill dito. Hindi sa kanya na ngayon yan, saglit lang naman yun. Yung papayaman ang gusto yun, kasi nga, binibili niya yung bakuna eh. Napabakuna pa ba kayo? Tinatawa na lang sila eh. So, diba ako? So, yun. So, malinaw po yan. Sa langit or syempre, alam natin yung revelation. Sa kaduluduluan, new heaven and new earth, dito rin yun, naayusin. So, ang saya. Napapanood nyo yung mga pelikulang ganun, mga future ganyan. Ang saya ng ganun, no? It's like, naisip yung ano eh. Kasi nga, yung nakikita lang natin sa telescope, yung Uranus, yung Pluto. Parang wala nag-enjoy doon, pero ang ganda, di ba? Jupiter. E paano pa yung ibang Andromeda Galaxy? Gusto ko makapunta doon, ha? Amen? Ang dami nating pwedeng rewards na pwedeng ma-attain. Ngayon, hindi inisayas yan sa Bible, pero pwede mong imagine kasi ginawa ng Diyos yan, eh. Yung Earth nga, ayusin niya, eh. Okay? Kaya yan, tuloy na tayo. Kaya sabi dito, kung imagine, mag-imagine pa tayo, parang kulang pa eh. Ano bang gusto mo, ano? Ilang bahay gusto mo, Jasin? Imagine nyo ba yun? Ito mahirap pang i-preach ka eh. Imagine mo. Imagine ba? Nakapunta ka na ba ng ano? Sino bang ano dito? Kaya siya magandang dalin kayo sa ano, sa bagay. Sa pool.
Gaano kalaki bahay nakita mo na? Ito, gumagawa ng bahay. Nakita naman magandang bahay. Gaano kalaki? Gaano kalaki? Ilan ang sasakyan? Dami, di ba? Meron kaming nakikita ang ganyan. Bira ito. Ilan kaya anak nito? Isa. Nag-enjoy doon, mga katulong eh. Eh, sa langit din tayo mamatay. Kaya nga ako dito, dahil kung gustong ayusin dito, sabi ko, nakakatamad, magtatabaho pa. Sabado, ministry, linggo, ministry. Pahala na. Saka na yan, saka na tayo mag-enjoy, amen? Imagine nyo, so ngayon, kung alam natin nyo, sana nakakuha nyo na, si Joseph, parang hindi nakangit eh. Imagine nyo, hindi ko nakita sa mukha nyo eh. Imagine nyo langit, new heaven and new earth. Masaya ba doon? Parang hindi. Wala eh. Dapat gano'n, no? Tapos lumilipad ka. Siyempre, ang hirap naman kung, di ba, lalakarin mo, laki nga ng bahay mo, lalakad ka lang. Di, parang kasar naman yun. So, yun ang lagi ko naisip eh. Dapat doon, ano ka siguro, lumilipad ka. Di ba? Ah, sige. So ngayon, kung naisip nyo na yun, magiging malungkot pa ba kayo dito sa lupa? Antahin mo lang lagi yung ano eh. I have a mansion. Imagine mo. Hindi ka na papatay-patay dyan pag ilingkod sa Diyos. Amen? Dapat. Yun dapat. Pero yun nga, minsan dala-dala ko kayo. Parang lungkot nyo eh. Kaya minsan gusto kong gimmick dito, gusto kong tumumbling. Sige. Patuloy natin. So, hindi ka na maiging malungkot. Dapat. Eh, may problema ko, Pastor. Ang hirap naman. Ilang taon pa. Paano pag nagkasakit ka pa? No, paano? Set your affection on things above. Ibig sabihin, huwag mong mahalin to. Okay? Mahal na mahal mo yung yan, sasakyan natin ha. Get over na ako, ilang buwan eh. Kaya nung una, yung lagi na yung sa isip ko eh. Ay, ang magandang ano dito, yung nalagyan ng ganyan. Mga garnish ang tawag nila dyan. Hindi na, amen? Ay, ako, papayaman ako. Ano nga pangarap nyo, young people? Gabad. Anong pangarap mo? Paano tulong? Bahay. Ilan? Tig-isa. Okay, hindi lang yun eh. Pag meron ka ng bahay, gusto mas malaki, mas maganda. Pag medyo sikat ka na, hindi sapat. Okay? YouTube natin, malapit na tayo mag-ano. 400, 500. Nababawasan pa, hindi ko alam bakit. Siguro na, asar yung iba. Anyway. Ay, hindi sapat to. Dapat million. Kaya yung iba doon. Ganun nga ano style dyan eh. Pabastusan eh. Kasi, sira ulo. Yung ganun, iniisip lang, ano yung papanoorin? Ano ba yung papanoorin ng mga tao? Eh, dapat ganyan. O, dumami nga yung view mo. Wala ka namang kwenta. So, dapat, ito yung gusto kong sabihin kasi, ang iniisip mo lang, parang audience mo ang Diyos lang. Okay, hindi yung tao. Kahit sa mga churches po, nangyayari kasi yun, pabongga, mga tumiting kayo sa ibang church, ay, meron silang ganyan, tayo wala, ganyan-ganyan. Yung pastor nila, maputi. Diba? Sa atin, hindi. Sana yung iniisip natin na yun. Anyway, pupunta tayo dyan namaya. Balikan natin po, ha? So, basta, things on above, yung mga makalangit. Things on the earth, mga mababaw, mga kasikatan, mga, ayan, bahay na maluluma rin naman, mga cellphone, na maluluma lang. Ayan. So, wag daw doon. Okay? Bakit? For you are dead. Di ba? Parang last week, patay ka na, mamatay ka sa impyerno eh, kung hindi ka ligtas. Tapos binuhay ka. Oh. Dapat nakita mo yung malaking contrast doon. Dati ka sa impyerno, dapat. Tapos napunta ka dito, parang
Eh, ibang games nila, di ba? Konti-konti. Ay, paano ba maliligtas? Ha? Iba nga daw, lumuluhod, naglalakad ng paluhod eh. Siya pala, Lord, ligtas niyo ako. Pagkatapos hindi pa rin sigurado. Okay? So, tangin natin ito. And your life is hid with Christ in God. Lalim. Ano yun? Yung buhay mo, ano yung hid? Nakatago. Yan, yung tatakil natin. Kasi hindi lang basta nakatago yan. So, alala niyo yung kanta niyo? Ano yun? 2 Corinthians. Okay, sabi dyan, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. So, yan ang naalala ko eh. Kaya ni-review ko. Anyway, ano sabi ng hid? Isa sa mga application yan, obviously, yung mga hindi ligtas, hindi nila alam yung gospel. Okay? Hindi nila maintindihan. So, parang sabi nito, kawawa naman sila. They are lost. Pero pag binasa niyo po yung context nito, hindi siya totally negative sa kanila, pero ang encouragement sa atin yan, huwag niyong hayaang may tago sa kanila. So kaya ang dapat gawin natin, kaya sabi dyan, oh, ministry to eh. Yan, binigay sa atin yung ministry, huwag tayong hina-hina. Okay, sinabi dyan, mayroon ang preaching dito sa verse 2. So ibig sabihin, ginagawa nila, ni Paul, lahat ng mga gawa nila, para yung mga tao ay managpalataya din at ma-encourage sa Panginoon. So yung mga panluloko, inaalis nila yan. Kaya pag tinignan nyo sa 3 and 4 ngayon, ano nagsabihin ng if our gospel be hid? Ibig sabihin, maganda na hindi sa kanila maitago yun. Okay? At sabi kasi sa 4, pag tinago sa kanila yan, para silang blind, talagang hindi nila makita, hindi nila ma... Anong gusto kong sabihin is, hindi nila maintindihan, hindi nila makita. Okay? So, kaya balik tayo sa ating text. Kaya gawa eksena dyan, ha? And your life is hid with Christ. Ibig sabihin nun, parang nakatago, hindi lang nakatago, yung tawag nito parang nakasave ba? Yung pera nyo ba, alam mo saan nakalagay? O wala. So kanina lang, pinaano ko yung mga itong mga mayaman kaya siya may bumagsak doon na bangko sa Amerika, ganyan-ganyan. So tayo, wala na tayong pakialam doon kasi wala tayong pera doon. Ito yung mga savings ko, ganyan. Yung mga ano. Hindi nga natin naiintindihan yun eh. So tago ng tago yun. Lagay nila dito yung pera nila dito. Eh pag nalugi daw pala yung ganyang yung mga bangko ganyan, ano mangyayari sa pera mo? Parang mawawala yun. Hindi nila may balik kasi nga, lugi na sila eh. Sa sila kukuha. So, pero kung yung buhay mo nakatago or naka-reserve kay Jesus, ibig sabihin nito, isa pang gusto ko sabihin dito, yung buhay niya, di ba, hindi naintindihan ng ibang tao? Ba't kaya church ng church to? Hindi ko maintindihan. Wala silang dahilan para gawin nila yun, pero ikaw, tuloy-tuloy ka lang. Kasi nakatago yun sa kanila eh. Nagkakaintindihan tayo, especially kayo, ang Panginoon. Yung gusto kong pasabihin dito. So your life is hid with Christ in God. So yung mga pangako tuloy, yung mga pangako ng Diyos, yun ang pinanghawakan natin. Yung mga rewards natin, alam natin, nagtitiwala tayo sa Diyos, mangyayari yun. Nakatago lang yun, naka-reserve. Okay, kaya ngayon, lingkod ka lang ng lingkod sa Diyos. Nakakasunod ba? O sana ganun yung attitude natin. Again, na-encourage ko kayo na gawin ganun. Ngayon, hindi yan basta-basta din. Taon yan bago kayo mag-commit ng gusto talaga sa Panginoon. Okay? So, mas maganda kung mabilis. Pero huwag kayo mag-alala kasi nga may rewards naman. Okay, tuloy natin ha. When Christ, who is our life, shall appear. So, sinasabi na naman dito na darating yung araw kasi... Ngayon, yung ibang, sabi natin, deserving natin, deserve kong ganyan kasi naglilingkod ako, tapat ako, ganyan-ganyan ako. Hindi natin makuha pala sa ngayon lahat yan eh, di ba? Kaya huwag na huwag kayong maghahanap, hahanapan niya ibang tao. Especially si pastor na naman yan eh, madalas ganun talaga eh. Kaya ang hirap. Yung iba po, aalis siya sa church, alam niyo ang dahilan. Na-discourage,
feeling niya, siya lang ang nadi-discourage. Sa totoo lang. Kaya nagpapadala. Tawag dito, parang dalin nyo nga ako, yung problema ko, problemahin nyo rin. Parang ganun eh. Mawawala na lang, bandang uli, discourage. Iba pala kasi yung hinahanap. Amen? Kaya hindi rin makapagsabi yan kasi alam nila, kapahiya sila eh. Alam mo sabi, eh kasi naman, walang ganyan dyan sa church eh. Alam ka naman sabihin mo yun, di ba? So, wala rin masabi yan, karamihan, ganun. So, pero pag ang buhay natin, ang sa Diyos tayo nagtitiwala, so, dito sa lupa, may rewards din po eh. Salamat sa Panginoon. Pero, hindi mo pwedeng angkinin lahat yan. Okay, sasabi na, i-claim mo yan. Lulukon lang kayo nun. So, hindi, i-claim. Pwede na rin, i-claim mo yun sa langit. Okay, sigurado yun. Kaya siya magsasabi kung ano yung ano, hindi ikaw ha, hindi ka magde-demand. Okay, so ito na ha. When Christ, who is our life, shall appear, then shall He also appear with Him. Sorry, then shall ye also appear with Him in glory. Sa Tagalog, ito nga, inaabangan natin. Ngayon, di natin makamtan lahat ng pinapangarap mo. Okay, yung isang pinasabi dito, in-encourage ko, tagal na nga, basta. Well, lalang na mga ako magdala sa inyo yan. Maghintay, magtiwala tayo para. Pero darating yun! Pag dumating ang Panginoon, in His glory, kasama tayo doon. Yun ang maganda doon. At sa Kanya lahat-lahat, mamaya, babalikan natin kanina, last week, sa Kanya lahat yan eh, last week. And then mamaya, sa Kanya lahat yan. Amen? Basta parang, ewan ko sa'yo. Maniwala ka, ganun talaga yun eh, walang ibang paraan. Ngayon, sana nakuha nyo na yun. So, napaganda natin future, maganda. Dakila. Ilang ano ko eh, maganda, talagang maliwalas, masaya. Okay? Ang tagal naman eh. Anong gagawin natin ngayon? Habang nasa lupa tayo, yan. So kaya itong mga next dito is, yung gagawin na natin ngayon dito. Okay? Especially yung nabanggit ko kanina. Okay? So kayo muna magbasa. Ready, go. Mortify therefore your members which are upon you. Fornication, uncleanness, inordinate affections, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Concupiscence. Sabihin nyo nga, concupiscence. Yan. Hindi masyadong common, pero hindi yan mahirap intindihin. Kasi ito pong verse 5, magkaka-connect po yan. Okay? Isayin natin na again, mga young people, kayo yung manginig. Ganun din tayo, mga adults. So, pag sinabing mortify, gulpihin. Parang ganun. Hindi naman gulpihin. Parang digdigin. Tingnan natin. Mortify, ibig sabihin. Again, huwag nyo nasaktan yung sarili nyo po, ha. Ibig sabihin lang dyan. Para sigurado tayo. Mortify. To subject to severe and vexing embarrassment. To subdue or deaden. Parang ganun. Destroy. Parang nga, gulpin mo. Sino daw yung gulpin mo? I-under mo. Your members. Ano yan? Kayo ba yun? Your members. Meron kayong member. Ano yung member nyo? Mga katawan nyo. Okay? Yan. Ano sabihin nyo? Amin, tuloy natin. Which are upon the earth. So yan, isa-isa naman eh. So, literally, yan yung member nyo, yung kamay mo, yung paa mo, yung mata mo. Okay? Yan po ang member sa Bible eh. Pero, may inisa-isa dito, yung, alam nyo na po ba yung fornication? Alam nyo na yung fornication? Alam mo na yung fornication? Hindi pa. Ano yun? Ayan. Yung ginagawa ng mag-asawa, ginagawa ng hindi mag-asawa, di ba? Okay? Intimacy yan. Walang masama yan sa mag-asawa, di ba? Pero, yung mga hindi pa, either hindi kasal, o hindi mo talaga asawa, o hindi pa kayo kasal, at sa US, usong-uso daw po ngayon, kaya nga niya sabi lagi sa inyo, tinitira ko yung mga TikTok, tsaka yung mga bata pa, jowa-jowa na yung usapan. Ano to? Kasi sinasanay ka niyan. Pag nasanay ka, alam mo, normal yan.
Kaya pag nasa church ka, alam mo, hindi normal yan. Nung ako'y nasa edad ni na, ilang taon na ba? 18 ka na pala. Ako nga dati may crush-crush na, walang problema sa crush. Kaso, hayaan mong normal lang yung ano, dapat unti-unti yan, na-introduce ka sa ganyang bagay, unti-unti. Responsibly, yung mga taong responsable. Hindi yung mga tambay sa kanto, lalo na yung mga bakla sa TV. Okay, nakunta ko sa inyo last time yung, di ba, yung TV parang ano yan eh. Parang bisita nyo na ayaw na umalis. Okay? So, fornication, yun daw pala, may member kayo ng katawan nyo na yun ang gusto. Yun ang gusto. Lalo nga pag naano na yung utak mo, yun ang gusto lagi. Jowa-jowa, TikTok-TikTok, ano pa. Yan. Hindi lang jowa yan, ha? Inaano ko lang sa mga bata. Pero yun na yun. Kasi yung gusto nyo nang gawin. Hindi dapat. So, ngayon, meron lang ibang salita dito. Para actually ginagamit ito sa ibang part ng Bible para alam nyo, yun din pala yun. So again, walang masama sa sex. So yan na, sinasabi ko na kung tama, nasa panahon, sa tamang tao. Okay. Kaya ngayon, yung uncleanness na yun, ganun po yun pag sa Old Testament, paulit-ulit po yan. Pag may binabanggit na, alam mo na, hindi dapat sila, di ba? Marumi daw yun. So yun din yun. So again, yun, nakikita nyo, yun na, buksan mo lang YouTube sa trending, yun na yun, karumihan. Okay? Yung, alam nyo na yun, mga kalaman, sa babae, ganun. Yung sa lalaki, salita, tsaka sa action din. Inordinate affection. O, nabanggit na yung affection, di masama. Dapat, umahal ko yung anak ko, walang problema. Mahal ko yung asawa ko, walang problema. Pag sinabi, inordinate, wala sa older. So, yun nga, either, yun nga, hindi pa kayo. Bakit nag-ano-ano na kayo dyan, di ba? And then, baka sa iba, yun, uso yan eh. Kasi makikita mo yung ginagawa nilang biro, yung adultery, di ba? Yung mga joke, ganun pa yan eh. So, nagkakaroon ng idea, uncleanness yun, inordinate affection. So, hindi naman, hindi mo asawa, ba't iniisipan mo ng ganun, di ba? And then, yun na rin po yung evil concupiscence. Kung di familiar kayo dyan, yun na rin yun. So, concupiscence is, tingnan ko na rin. Para sigurado ako. Pero alam ko yung nabanggit natin yan sa Romans ata. Concupiscence. Parang strong desire daw, sabi sexual desire. So, yun yun. Kaya sabi evil. So, ibig sabihin, hindi na naman tama, okay? So, again, di masama kasi mag-isawa yun. Pero, pag masama, yan. So, kailan lang, napansin ko na may mga balita, itong mga loko-loko, itong mga ano, mainstream media. Ang dahil pwedeng ibalita. Okay? Katulad nga niyan, yung mga side effect ng bakuna. Ba't ang pinofocus yung mga matinding, ano, di ba may pinatay daw ata, ganyan, di ba? Ano ba yun? So, focus doon. Iikot na yun doon. May mga paborita ng ano, tapos yung kaya ano na naman daw, nakalaya na. Ulit-ulit na tayo dito, ha? Kasi gusto niya yung utang ng tao, lagi naka-iso. Buhuin mo yun si, sino kami yun? Si Bong. Bong Navarro. Ano ba ginawa nun? So, pag-usapan na naman. Yung utang ngayon ng tao, doon na naman. Fornication na naman. So, ngayon tayo dito, ninatakil natin yan para iwasan. Amen? Ngayon, tapusin natin to. So, evil concupiscence and then covetousness, which is adultery. Anong kinalaman ng covetousness? Ganun din po kasi yan eh. Parang yun nga, pag gusto mo fornicate, hindi pa kayo kasal, gusto mo na makaisa. So, ano yun? Covetousness yun. Gusto mo sa'yo na, hindi pa sa'yo. Wala namang problema eh, di ba? Maghintay ka lang, tabaho ka, nagmamadali ka talaga, masipag ka naman, hindi ikaw, bahala. Mahihirapan ka, pero wala namang babawal sa'yo kung nasa edad ka na. Okay, kaya yung covetousness, ganun din yun. Pinaghahangaran mo, hindi sa'yo. Okay, ganun yun ha. Naintindihan mga bata, medyo nakagear ako sa inyo ha. Huwag niyong pangarapin muna yan. Ngayon, yung ano nyo, yung Facebook nyo, okay yung pakit-pakit, pero dating yung panahon, maisip nyo, ano bang ginagawa ko? Ito pakit ng pakit dito? Ano bang inaano ko? Yun ang inihintay kong dumating sa inyo. Amen? Malayan, okay na yung isang profile nyo. Yun na yun. Ano ba? Angel. Ganyan. Yung iba, nakataligod pa. Di mo alam kung ano. Wala na eh. Talagang walang magawa sa load. Ngayon, again, mga bata nga, minsan,
Yung mga bata eh. Pero, hanggat maaari, ano, makapag-mature na agad kayo. Amen. So, hindi pa kasi sa inyo yun. Ano bang ginagawa dyan? Mag-pack-cute, ano? Sabihan kayo, ah, ganda naman. Yung ganun eh, di ba? Mamaya ulit. Iba naman. Okay. Idolatry daw yan. Okay? So, tuloy natin. For which things sake, ito na. Bakit dapat ayawan natin yun? Basta, masyado ka nang big deal ba yan? Basta. Sabi dito, for which things sake, the wrath of God come to the, on the children of disobedience. Sa Tagalog, yung mga bagay na yan mismo ang dahilan. Bakit ang Diyos galit? Especially sa mga unsaved. At mga saved din. Pero, hindi tayo kasi children of wrath ngayon eh. Pagligtas ka na. Ngayon, naaasal pa rin ang Diyos eh, pagkarnal ka. Amen? So ngayon, hindi to hindi big deal ha. Big deal to sa Diyos. Amen? By the way, ako mismo, hindi ko nasabihin sa inyo to at sigaw-sigaw pa ako, hindi big deal. Kaya mag-isip-isip. Amen? Okay. So, pinalala sa atin, in which she also walks sometimes. Nagawa niyo na, alam niyo na yan dapat eh. Dati niyo nang ginawa yan, sinabuhay niyo yan. So, dapat alam niyo na walang kwenta yan. At yan, yung ginagawa niyo yung mga yan, makalaman, makasarili. Walang ano yan, walang end yan na maganda. At hindi mapiplease ang Diyos dyan. Sinasabi lang niyan ganun. Kaya ngayon, but now you also put off all this. Let it go. But now, you also put off all this anger, wrath, malice, blasphemy. Kaya nga magbasa, pakibasa ulit. Let it go. But now, you also put off all this anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Okay, so, nagbigay na naman siya ng mga example ngayon, mga bagay na dapat alisin na natin. So, nabanggit na kanina yung mga kamunduhan sa ibang bagay, no? Dito, medyo ganun din, pero medyo iba. Okay? So, anger, masama ba magalit? Obviously, yung context nito, yung hindi maganda. Okay? Konti lang naman yan na magalit ka. Magalit ka pag sa mali. Magalit ka pag, katulad ako, pag preach, hindi naman magalit sa inyo lang. May galit tayo sa kalokohan, sa mga false teachers. Siyempre, galit. Hindi naman pwedeng hindi. Ano pa? Anong pwede yung kagalitan? Yung gagawa ng mabuti? Ano ko, gagalitan ko? Pero ano na yun, di ba? Ibig sabihin, bihirang-bihira yung mga bagay na kagalitan mo. Eh, yung politiko, mga galit ko sa politiko. Alam mo na yun eh. Pag na-describe na natin, alam natin gagawin natin doon, yung lalagay sa sarili natin, tapos na dapat yung galit mo, hindi ka dapat magagalitin. Okay, so obviously, yung anger dito, tsaka rat, kinagduksong ha, yung galit na galit ka, especially mga bata, ako yung mga anak ko, ito siya na medyo makulit eh. Ah, bata pa naman yan. Kaya pag na nakikita ko ng ugali yan, na attitude na minsan galit pa siya sa pag hindi niya nakuha yung gusto niya, galit! Ay, nako! Palo yan. Gawin niyo yan, ha, kailangan. Para alam niya, mali yung ginagawa niya. So, pak! Pag nakaramdaman, ay! Hindi pala dapat ako ganun. Kasi sobra naman. Sigaw pa yan. Diba? Yung mga bata, kala mo naman eh. Diba? Kasi yung emotion nandun, okay. So, tama ka ba? So, hindi. O, huwag kang gaganyan-ganyan. So, kaya, yung sabi dito, okay? Na tayo mismo, iba naman sa atin, kung di tayo batang sisigaw-sigaw pag galit, iba naman, nagtatanim ng galit. Nagpaplano ng masama dahil lang galit siya. Iwasan nyo yan. Amen? Walang galit sa puso mo na ibig sabihin na tawag dito na justified ka na itanim. Okay? Alam niyo sa Tagalog yung justified. Ang hirap kasi yung Tagalog eh. Ibig sabihin, okay lang kasi ginalit ako eh. Di ba? Ano ka, mad scientist? Ano ka, ano? Ano ba kalaban? Ano ka, si ano ka ba? Si Hulk. Kaya si Thanos, parang ganun yun eh. Ito yung mga revenge. Vengeful. So, kahit sino pa yan. And then, malice. Ganun din po eh. Pag sila yung malice, hindi lang malisyoso yan ha. Sa Pilipino kasi ganun eh. Pag malice yan, ibig sabihin may gusto kang gawing masama sa ibang tao. Wag! Pag may naisip ka ito, aganti lang ako dito. Ako, napapansin ko sa iba, naipon, pag naipon, tindi, iniisip mo sa kapwa mo yun, lalo Kristiyano pa. Hindi mo ha.
alisin na natin yung blasphemy. Pwede ba mag-blaspheme yung anak ng Diyos? Ah, pwede ba yung blasphemy, anak ng Diyos? Ay, nasabi nga dito eh. Pwede yun, pag-loko-loko ka talaga. Kaya iniiwasan mo yung paggamit lang sa pangalan ng Diyos. Obviously, hindi blasphemy of the Holy Spirit, ha? Yun yung walang pag-asa. Pero yung blasphemy yung natin, ginagamit mo yung Jesus. Diba? Sinasabi ko last time, ako, anak ako ng Diyos! Sa kalokohan, right? Nag-brown out sa kanila, sa'yo, hindi, oh, anak ako ng Diyos! Ang gagamitin yun? Ang gagamitin yung pangalan ng Diyos? Walang kakwenta-kwenta, ha? Nakakaasar yan. And then, filthy community, ganun din. Bastos or medyo, di ba? Medyo lang naman eh. Okay, hirap na hirap ako mag-discuss dito. Siyempre nga, hindi ko alam isa yung boundary. Eh, intindihin nyo na lang ako kayo, man. Kailangan ko i-describe eh. Wala nga naman. Pero kayo, pagbiruan lang, well, di naman kailangan i-bring up. Ayaw, mukhang ano yun, oh. Nakikita mo yung, mukhang ano yun. Di ba? O ito, ay, ginagawa niya, ay, malaki, ay, malaki daw. Ay, maliit daw, ay, ay, nakakatawa eh. Kaya ka natatawa, doon puro ganun utak mo. Which is hindi dapat. Alisin mo na, put off. Okay, ano pa? Ito, ginagawa rin ng Kristiyano. Huwag kayong magsinungaling. Ay, basa niyo, ready, go. Put off your old man. Yun, so alam mo naman na ito yung old man. Medyo takil natin, natakil natin ito sa, nalaan nyo ba? Sa Ephesians ata or sa Galatians. Wala lang yung new man, old man. Ulitin lang natin kasi hanggang ngayon yan eh. Pero, next week may iba. Okay? Pero alam nyo na yung old man, andyan pa rin yan. Ikaw yan dati, yung makalaman. Okay? Nalala mo yung body, soul, and spirit. Yung body mo ngayon, inclined yan sa kamunduan. So, pag sinabing put off, parang damit ngayon, kunwari, sino may nagdadamit dati ng ano dito? Minsan kasi walang ibang damit eh, di ba? Parang sikit na tayo yun eh. Eh ako dati, mahilig din ako mag... kasi, nalang kami eh, parang rakista ako eh. Di ba? So, parang damit daw, pwede mo ngubarin. Ganyan din po yung ating mga kamunduan. Kaya minsan, kaya itong mga kahit sino sa atin dito, at least naman, pag nasa church ka, iwanan mo muna yun sa bahay. Pero pag nagmamature ka, obviously, halos di mo na sinusuot yan. Pero minsan, at least isipin mo lang na pwede mo siyang ubarin, isuot mo naman yung new man. Okay? Lakin natin, lakin lang minisaba ko. 49. Ah, sige, kailangan kasi ito eh. So, para lang maintindihan natin po ha, ito yung ating, kasi po yung pag nagbasa ka ng mga psychology books, malilito ka eh. Tapos yung iba naman, sabi nung, ito matindi to, sabi nung, hindi ko kabisado, pero may isang parang writer na parang ang saya daw siya, may natuklasan ako. Pakinggan niyo ako. Magaling siya magsulat eh, pero mandang ko lang, conclusion daw niya, pag merong problema na identify, alam ko na, ang iisipin ko at sasabihin ko sa iba, iba ang dapat sisihin, hindi ako. Kahit ano pa yan, ano, nagkamali ako. Eh, kaya naman ako babayero kasi yung tatay ko, ganyan eh. Eh, kaya naman ako tamad kasi okay lang sa akin to, or kung ano man yan. Dala yung gobyerno dyan. So, yun ang na-discovery niya. Daw, na-discovery. So, ang dami yan sa psychology book, saka sa mga iba-ibang author, ang dami yan. Marami idea. Pero wag nyong i-follow yung pattern na yun. Ito yung pattern na i-follow natin na yung biblical pattern. Kung paano. Iba naman, baliktad naman. Iba, ay, hindi ako, ganito na talaga ako. Hindi na ako gubago. Kasi dati akong ganyan, nanay ko tanyan, tatay ko ganyan. Hindi na akong gubago. Mali rin. Kasi definitely, pwede mong baguhin yung masamang ugali. Amen? Lalo sa mga ligtas, ha? Kaya itong pattern na to, ito yung aralin natin. At sundin natin. So ano daw, yung mga masamang gawain, pwede mong iwanan. Kahit bisyo pa yan, nakala mo, wala na, hindi ko na may iwanan to. Pwede. So, i-put off mo lang parang damit, hubarin mo. So, walang perfect illustration na. Obviously, isa sa mga illustration. Pwede mo hubarin yan. At, ang i-damit mo yung new man na tinatawag. So, sa ating illustration dito, body, soul, and spirit, yung new man na yan, ito po yung
spirito ng Diyos, sa Diyos yun, spirito ng tao na binuhay. Yung spirit po yan. Okay, gusto mo makita ulit yan? Para hindi na. Tignan natin. Tagal na yun eh. Nasa na ba yun? Okay, para ma-perfect nyo to, hindi, wala kayong excuse. Tagal na yun eh. Ano ba yun? Yun. Okay? Espiritu ng tao, pag hindi save, patay. Okay, pero meron. Pag nabuhay yan, nakikipag-ugnayan na sa Diyos yan. Spirit ng Diyos, obviously, sa taas. Spirit natin, nakikipag-ugnayan spirit ng Diyos. So, yung ngayon yung new man. Pag nabuhay yan, binuhay magmuli. Okay, yan yung spirit. Ito yung new man. Ibig sabihin, ito yung tama. Ito yung sinasabi sa 1 John, hindi nagkakasala. Okay? Hindi kayo malito, ha? Yung soul, ikaw yan. Yung body, ikaw din yan. Pero ito yung namamatay. Ito yung makalaman, makamundo. Okay, bakit ang tamad mo? Kasi yung katawan ko ayaw ng taba. Ganun ba? Ba't gusto mo masarap na sobrang sarap? Puro sarap. Ayun, yung gusto ng katawan ko eh. So ngayon ikaw yung soul, dapat ikaw yung mamimili. So may mind, intellect, and will. Hindi ko na ano to, pero nalikyan ko na, naalala ko tuloy. So yun naman, yung old man, pwede mong i-ano yung sa body na puro masamang gawa kasi nga gusto sarap eh. The new man, yun ang pagganahin mo. Yun ang sinasabi dito ng legislation. Okay? Kasi put on the new man. Kasi siya rin laging papagayaan. Ano kayong gagawin ko sa Sabado? Ah, mag-games na lang ako hanggang magdamag. Yun ang gusto ng katawan. Ano bang sabi ng Diyos? O yung spirito, maipag-unahin sa Diyos. Ano bang gusto ng Diyos? Gusto mo, kailangan magpahinga at pahinga. Pero, hanggat maaari, mag-ipon ka ng rewards, maglingkod ka sa Diyos. Okay, sa mga anak ng Diyos yung pinag-usapan natin. Yan. So, lagi mong pag-anahin yung new man. At ito yung description sa kanya, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Ganda. Sa Tagalog, yung new man na yan, yung spirit na yan, alam nyo ba, hindi naman automatic perfect na yun eh. Paano yung spirit ng tao ay nare-renew? Ibig sabihin, revive ka, gusto mo yung mga langit. Paano nangyayari yun? Automatic ba yun? Nakikipag-ugnayan nga sa Diyos kahit yung katawan na ipag-ugnayan sa libutan, magiging mas makasanlibutan yan pag laging na ipag-ugnayan na sa libutan. Okay, kung lagi mong piniplease, binubusog mo yung katawan, ano mo, lalo kang magiging makamundo, ngayon ang busugin mo yung spirit. Okay? Lagi kang word of God, yun na, sabi ko na tuloy, papahula ako sana sa inyo. Okay? Paano naririn nyo yan? May encourage ka na gawin yung kalooban ng Diyos. Hindi sa barkada yun. Sa ano? Sa church, basa, pray, encourage, isipin mo yung future, sa langit ka, sa rewards, yun yun. Kaya dapat renewed in knowledge after the image of him that created him. Sino bang gumawa ng spirit? Lahat naman ginawa ng Diyos, pero sino yung naligtas ka? Di ba yung spirit? So, kung ang Diyos nagre-renew dyan, doon ka lagi, yun ang shoot mo. Amen? Sana nakukuha nyo, kasi parang hindi nakakalito. Ang dami kasing philosophy dyan na puro excuse po yan eh, pag hindi galing sa Bible. Puro excuse yan. Yung iba sabihin, ang Diyos ang gagawa lahat, ang Diyos lahat. Lord, gawin mo ito sa akin. Ngayon, minsan sinasabi rin natin, pero iba yung ibig natin. Okay, minsan naano rin tayo eh. Pag sinabi, Lord, ikaw po ang magbigay sa amin ng lakas. Ano yung sabihin nun? Humingi tayo ng lakas sa Panginoon. Pero, alam natin dapat, gagawa ka din. Okay, kaligtasan lang libre. Pero yung pag malakas ka, gusto mo maging malakas, matalino, mag-aral ka, makinig ka. Amen? Ah, ito na, tapos na po. Where? There? Ano yun? Yung tinutukoy niya kanina lang, para lang dagdagan natin ng context. Ano yung sabihin ng word there is neither Greek or Jew? Ngayon, meron bang Greek? Meron bang Greek? Meron bang Greek? Oh, ano, punta ka sa Greece. May Hudyo ba? Pero yung pinag-uusapan daw natin, walang Greek, walang Hudyo. Circumcision or circumcision, meron ba? Barbarian, Scythian, hindi ko alam exactly yung Scythian. Basta,
Parang ano lang yan, anong bansa yan, okay? Banned or free, meron ba tayong ano? May alipit pa ba ngayon? Sabi nga, mga office worker, ganun din yun eh. Sabi ng ano, totoo naman, di ba? Pag wala akong pera, nataba ko sa kanya, mahaga pera. Parang ganun din. Pero ang maganda ngayon, hindi naman masyadong parang dati, okay? But still, meron. Meron sa kanila dati, meron ngayon. Pero sa pinag-usapan natin ngayon, walang banned or free. So, ano yung pinag-usapan natin? Kay Jesus. Ibig sabihin, kung meron dito, si Christian, boss niya, si Christian. Si DM, boss niya si Christian. Nari lang. Nasa church sila pareho. Pag nag-preach ako ngayon dito, yung mga bagay sa salita ng Diyos, kinukonsider ba na boss siya? Kunwari, wala muna yun. Sa sanlibutan, pag ang usapan sa sanlibutan, lahat yun, yes, may Greek, may Jew, may pagkakaiba yung circumcised, barbarian. Pero pagdating sa ganitong usapan, spiritual, at especially pag pinag-usapan dito po, yung ano, sa rewards nga eh. Okay, yung mga spiritual walk natin, wala yan, kahit siya mayaman, ikaw yung boss mo, mayaman, ikaw hindi. Pero yung pagkuha nyo ng reward sa langit, magkaiba ba kayo? Sa sanlibutan, mas makakalamang siya, kasi siya nandun eh. Pero sa langit po, hindi. Lagi sasabi siya, kahit yung pastor, pwede nyong unahan niya sa rewards, kung kaya nyo. Hindi tayo mag-aaway doon. Pero obviously, pwede po. At talagang dapat niyong gawin. Amen? Never niyong isipin na lugi ako kay pastor kasi siya, ganyan eh. Ano? Alam naman ng Diyos kung saan ka nag-uumpisa eh. So, mas may reward ka kung set your affection on things above. Amen? Ganon din po yan. Kahit mga pastor, for example, naglingkod ng tapa, tapos bandang huli, nakarnal. So, palagi niyo, sino maraming reward? Kunwari, yung pastor ay 20 years nagpastor, tapos yung isang member is hindi pastor, pero 20 years din naglingkod, pero mas tapat pa yung member. Sino mas maraming reward sa langit ngayon? Nakakaintindi na tayo, amen? So, walang sinisino ang Diyos pagdating sa mga bagay na para sa Kanya. Especially pag, again, ang context po nito sa rewards. So, wala siyang sinisino. Kaya ngayon, ito yung pinaka-message natin. Anong gagawin natin ngayon? Huwag ka na magtampo eh. Ako, hindi ako gapasta kasi babae ako eh. Kaya huwag na lang. Hindi na ako. Mali. Amen? Okay, so, ano pang gusto ko sabihin sa inyo? Huwag yun na isipin yung makamundo. Amen? Ganyan lang naman sa church. Dalas nagkakataloan dyan. Lagdas na tayo lahat. Pero ba't nun siya nagkakatalo pa rin? Hindi nag-aaway. Parang kanina sinasabi, nagsisinungaling. Diba? Mga Kristiyano to eh. Ba't nagsisinungaling minsan yung isang Kristiyano sa isang Kristiyano? Sige nga. Supposedly, walang dahilan. Walang tamang dahilan talaga. Pero nangyayari. Bakit? Kasi nga, inisip nila yung mga mundo. Yun eh. Makaangat. Pero hindi mo naisip yung makaangat ka dito sa lupa. Wala yan. Lingkod lang ako ng lingkod. Consistently. Amen? Wala nang angasan yan. Wala nang awayan niya. Wala nang dahilan. Kasi lahat ay sa Panginoon at hindi magmamatter yun kung yung mga makabundong bagay. Ang magmamatter lang is kinagawa mo sa Panginoon. Kaya ngayon, yung utang mo dapat laging nasa future. Okay? At hindi sa future kahit sa present, pero yung ibig sabihin ng things above, nasa langit, makalangit ba? Amen? For example, tapusan mo to. Trabaho. Anong kukunin kang trabaho? Lagi kayo, mga bata, nag-aano pa lang kayo, di ba? Tinatarget nyo pa lang yan, nagpa-plano pa lang kayo. So, anong kukunin kang trabaho? Depende. Ano ba yung mga konsiderasyon mo sa buhay, di ba? So, kunwari, yung malaki sweldo, hindi mo sama kung kaya mo at wala kang i-offend, no? Pero kung compromise naman, kunwari, yun nga, linggo, may pasok. Kaya ang katrabaho mo lagi, mga bakla, wala kang choice. Boss mo, bakla, kasi showbiz, eh. Kaya sa DOH, naghahanap sila ng ano, DOH. Nag-advertise. We're looking for ganyan. May mga sinungaling pala yun. Hindi lahat, ha? Ganun, pag laki-laki nyo, mga bata, okay. Huwag kayong mag-ano agad. Sa akin, pastor, mga presidente, loko-loko eh.
Hindi ganun kababaw yan. Loko-loko, to what extent? Ganun ang tanungan dyan. Okay? And yung kung saan papasokin yung trabaho, ganyan-ganyan. Gusto sabihin, yan kahit sa medical field daw po, loko-loko ba lahat na sa medical field? Siyempre hindi naman. Lalabanan mo yan kahit sa IT, ganun yan. Kahit sa education, ganun yan. Sa US especially daw, kahit dito pala, pinipiraan nila gobyerno. Alam nyo ba yun, mga teacher? Alam nyo yan, pag nasa public ha. May budget na eh. Oh. Kaya ang gagawin yan, may perahan yun, yung dapat sa inyo. Tsaka hindi naman dapat nga inaano ng gobyerno yan. Pero ba't ganun? Pera-pera yan. So kahit nasan ka pa, hanapin mo yan yung makakapaglingkod ka ng, sa Diyos, ng matapat at maayos. So ganyan, kaya yung trabaho nyo, tatargetin ko to, hindi ako compromise. Ay, maganda ako, nag-ano lang ako, magpapasexy na lang ako. Ganon? Hindi, sobrang ganda ako kasi. Alam mo lang yun. Ano ba? So, ganun din yung aura, katulad niyan. Ayan, naalala ko na lang tuloy. Kunwari, ako, Thursday, ako, dapat ano na ako, di na ako mag-church kasi nag-happit ako, gusto ko, ako yung pinaka-ganun. Okay naman yung ganun, pero hanggang saan ka inaalaw ng Diyos? Kung may gawain dito, Sunday, sa palagay mo, inaalaw ka pa ng Diyos doon? Hindi, yun ang... Kung walang nagsasakripisyo, lahat lang bagay po may nagsakripisyo. So, ganun din kayo. Bata pa kayo, alam niyo na yung priorities nyo. Amen? Set nyo ng tama. Set your things, set your affection on things above. Binamahal mo, sino mahal mo? Yung future ko po, yan ang lahat gagawin ko para dyan. Yung mga ganyan sa showbiz, ganun eh. So, panakailan lang, ganun eh. Ikaw ba, gusto mo makaptan yung pangarap mo? Anong ibibigay mo para sa pangarap mo? Medyo vague. Medyo malabo. Sinasadya po nila yon. Sinasadya nila yon para pag nakita sila ng panati ko talaga doon, ikaw yung kukunin nila. Talagang bibigyan ka nilang malaki pero uto-uto ka sa kanila. Gusto mo ba yun? So kaya inaano ko lang para nilalanding ko lang po ito ha. Kung di nyo naitindihan yung things above, not on things of the earth. Yun lang yung sabihin nun. Pag ang target mo, maging mayama lang, forma lang, ah, hindi yun yun. I mean, sikat. Convenience naman na hindi naman kailangan. Okay? Ano pa? Sobrang forma, sobrang sikat. Yabang. Hindi sa Diyos yan. Okay? So, yun. So, naalala ko lagi talaga sa mga young people to madalas. Kahit sa mga adults na, Pastor, hindi na po ako magtataba. Ay, hindi magtataba. Hindi ako mag-church kasi nagtatabaho po ako eh. As if naman. Diba? As if naman. Eh, business po kami. Matindi ito eh. Busy. Eh, pag ganyan, syempre, handang-handa na ako dyan eh. Ano na yan eh. Normal na yan, diba? Pero obviously, hindi tama. Pero, ako, naulungkot lang ako. Amen? Kaya ngayon, naaral natin to. Sana, maintindihan nyo na kahit ano pa yan, hindi yan dapat mas magiging mahalaga pa sa gawain ng Diyos. Amen? At pag sinabi yung gawain ng Diyos, hindi lang church yun. Pero definitely, mag-upisa sa church kasi yan. Eh. Wala namang iba eh. Okay. Eh, paano yung pastor? Eh, mahal ko nga ito eh. Paano ko iseset? Eh, ito nga yung mahal ko eh. Naiseset po yan. Sa amin, sa ano, marami, lahat sineset. Okay. Kahit ano ba yan? Na, ito yung YouTube po, ano po eh. Talagang puro kalokohan yan eh. Huwag kang mag-subscribe doon sa mga loko-loko, doon kang mag-subscribe sa ano. Buti kaya sa panahon natin ganoon eh. Yung TV eh, wala. Yun talaga nasa TV. Lipat mo. Eh, mga kaibigan ko, basta, eh, ganyan talaga. Eh, mga kapit-bahay ko, paano yun? Huwag kang umali, huwag kang lumabas, huwag mong kausapin. Or, kung di may iwasan, iset mo yung utang mo. Pag may narinig ka na negative or, yun yan, nakaka-influensya sa'yo, sama-sama, kung nakaset na yung utang mo na, ay, gusto ko makalangit. Kahit pa narinig mo yan, yung yabang nila, pang-ingit nila, parang wala lang yun. Ah, yun bala, ganyan na lang. Kaya iniisip mo paano mo witnessan. Ganun. Amen? Nakaset na ba? Iset nyo na. Ano iseset nyo? Affections. Hindi ko mahal minsan basta yung soul winning eh. Eh? Unti-unti lang. Okay. Parang sa amin, sa tabaho na sa utak ko eh. Lahat, ang dami setting dun eh.
So, pwedeng i-tweak mo, pwedeng kung di kaya agad, unti-untiin. Ganun yan eh, di ba? Kunwari, yun nga, lagi sinasabi sa mga baguhan, eh, kung di mo kaya ng every service, andito ka, at least Sunday morning, paglaban mo. Eh, pag napaglaban, ay, kaya ko pala yun. Dati, wala akong ginagawa sa bahay eh. Puro tulog, tsaka puro games. Kaya ko, ay, dagdagan ko naman, di Sunday afternoon, babalik ako. Kaya din pala yun, eh, dagdagan mo pa. Tapos dagdagan mo, memory verse pa, Bible quiz pa, kaya pala yun. Ay, ayun, ba't naman i-expect sa'yo ng Diyos kung di mo kaya? Amen? Amen. Ano pa? Dagdagan pa natin. Ano ba? Basta magmahal mo doon, minsan automatic na eh. Hindi, automatic na automatic, pero madali na. Amen? Pag umaawit ka dito, baka iba nag-asawa na, di ba? Ang dami niya na rin kanta, di ba? Naisip ko minsan, nag-asawa na siguro itong mga to. Ano kayang bago, ano? Tumbling-tumbling habang nag-ano, gusto nyo? Hindi nakakasawa. Yan ang gawin nyo, patulad si Essie, sabi, wala si Essie. Maganda yung Essie, ha? Yung kay ano, hindi ko in-upload. Ano pa yun, medyo ma-influensya ng ano eh. Yung kay Essie, okay, ginakasa nga, wala dito. Gawin nyo rin ano, paturo. Para matuwa si ano. Okay, ha? Ano na sila mag-compose. Amen? Huwag kayong mag-asawa sa mga bagay na maganda. Amen? Church na naman. E di, haluan mo ng konting ano, katulad ni, ano ngayon, maganda yung damit niya. Di ba? At least, may bago. Di ba? Ako nga, wala eh. Sabi ko, last week, ito rin pa rin yung suit. Pero okay lang, minsan di umiikot kasi. Madami naman dyan. Ano pa ang gusto ko sabihin? Yung mga pangarap niyo sa buhay, huwag niyong gawing huwag niyong gawing sinet niyo na kahit anong mangyari, magiging doktor ako. Kahit anong mangyari, mag-aabot ako sa edad kong ganyan, mayroon na akong ganyan. Mag-sanlibutan, ganun ang inaano sa inyo eh. Ganito lang, kung kaya mo, sige, kung kalooban ng Diyos. Amen? Kung kalooban niya, kung i-allow niya, kung ibigay niya, magandang bagay yan, why not? Huwag mong gawin boss yung pangarap mo. Amen? Yes. Set your affection on things above. Mas gustuhin mo. Basta parang na-boring kasi ako pag Bible eh. Nade-develop naman yan. Kaya nga, dinadala ko kayo, di ba? Kaya interest niya, pinipick ko. Kasi inaalis ko kayo sa mga walang kwenta. Walang kwenta naman talaga yung games kahit maano ka pa, di ba? Again, kung minsan-minsan, mapalipas ano, di ba? Huwag yung pampalipas o araw. Pampalipas minuto lang, okay yun. Pero kung naano ka na dyan, ang baba ng grace mo dahil dyan, patay ka dyan, alisin mo na yan. Eh, wala namang grace dyan sa ano eh, sa church eh, meron. Kaya nga medyo ginagawa natin yan. Pero actually, kahit wala tayong pakulo dito, yung Bible quiz, pag natutunan mo na yan, may grade ka na yan eh. Magagamit mo nga yan eh. Later, lalo pag soul winning ka, pag kabisado mo yung ano, ako nga, di, dahil ko pa, hindi kabisado eh. Ang dami pang verse na paganda, kabisaduin mo, alamin mo kung paano di-deliver, ang dami pwedeng gawin. Yan na nakaka-excite, hindi yan boring. Pag nakita mo kasi, unti-unti ha, parang basketball. Tagal ko ha, nakailang miss na ako. Sakto. 10 minutes, last week ano. Kanti na lang. Parang ano, kasi naano kayo eh. Parang basketball, nung una, hindi ka interesado. Pero pag nakaka-shoot ka pala, tapos meron pang sisigaw, woo, galing! Nakaka-encourage siya. Parang gusto mo magyabang ha. Isa pa, gusto mo nakapikit? Parang kaya sa church, ganun din eh. Diba? Ina-encourage kayo. Eh, yung basketball na yan, wala lang yan eh. So ngayon, pero untintin mo, kung di ka ma-excited mag-memory verse, pag nakaisa ka, ay, sana pala nun. Kahit di mo naman kayang intindihin lahat yan eh, pero nakabisado mo at least. Ang sana pala nun, kaya ko naman pala eh. Kaya na-encourage ako sa dalawa eh, si Kuya Jun, no? Lahat kayo, di ba? Kahit yung mga bata. Si Ryzen, meron na ba si Ryzen? Oh. Later, si Shano naman. Naka-encourage. So, ganun yan. So, unti-unti, iset nyo sa mga bagay na makalangit, hindi makamundo.
Basta nakakaingit talaga. Iwas mo yung sarili mo dyan. Kaya yung Facebook nakakasira yung pagdi. O, oh, kahit ako, nakikita ko yan, wala lang. Ah, nakapag-vacation, so what? Pareho lang yan. Ay, nakakain siya ng ano, nakakain na rin ako nun eh. Ano ba may nakakaingit sa ano minsan? Ay, nagpa-picture siya ng ano, artista. Dito, dahil artista dito eh. Mga maarte, hindi. Ayun na muna, ayoko na kayong ano, pero sana nakuha nyo po, no? Set your affection on things above. I-set nyo, kayo mamimili niyan. Amen? Kung di kayo impressed sa Diyos, ewan ko sa inyo, may something wrong. Baka kulang lang sa ano, sa knowledge pa, no? By the way, ano, lahat siya, exciting po yan. Paano ka ma-excite sa church? Knowledge, saka isa pa, kung nakikita mo, lalo pag soul winner ka na, yan ang makaka-excite. Binibilang mo, di ba? Umaganda nga na yung maitali natin yun eh. Para individual. Pero ngayon, sa ngayon, as a church, okay na rin yun. Naka 3,000 na pala tayo. Amen, di ba? Amen. Iba, iba eh. Ibang score eh. Basket sa ano, programa lang eh. So, nakaka-encourage. Amen? Amen? Sa preaching din, di ba? Patagal tayo ng patagal sa Thursday. Excited, exciting ba yun? And then, so, yun lang. Sige, let's pray. Ano, maraming salamat sa inyong mga salita. Again, medyo common verse, but minsan dito na bigyan din. Dahil po, minsan ay nagiging ina-expect lang namin. Ito ay maintindihan na. Pero minsan talaga mahirap, Panginoon. Maraming kompetensya sa libutan. Saan ang nagtumatawag sa amin sa libutan, Panginoon, na itong kahiligan namin, ito yung mag-aksaya namin ng pera, ng panahon, Panginoon. So, but I pray, no, maintindihan po namin na inuutusan nyo kami, Panginoon, at in-encourage. Mas maganda pala, mga bagay, of course, mga makalangit, things that are above, Panginoon, mga where you're seated in the right hand of the Father. So, ito po yung mas exciting. And so, isip namin ang puso dito, unti-unti lang, iba, pag di pa kaya, Panginoon, especially mga bata, Panginoon, normal sa mga bataan, Panginoon, ang utak nila minsan ay nasa sanlibutan. Dahil nauna, especially pag naunaan kami, na-saturate kami sa libutan, Panginoon. But maunawa namin, Panginoon, na ito po'y pwede mabago, matulungan kami, Panginoon, na mas mahalin, Panginoon, ang mga bagay na patungkol sa inyo, Panginoon, yung kalooban, ministry, Panginoon, at maraming bagay, Panginoon, at ito'y pwede at dapat may exciting sa amin. Pumitindihan talaga namin ang scope at again, ang returns, Panginoon, rewards. Pag kami po ay nagtapat, kayo naman po ay close fellowship sa amin, Panginoon. Kailangan po, Lord, kayo maluwa natin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.